So ay mga kariskarte, dahil po tapos na po tayong magpatubig ng ating mga mais, ayan. So nakalipas na isang araw, ayan, medyo yung ilalim nilang basanya, yung mga ibabaw medyo nag-ano na uli. So tapos na natin hanggang dun. Ngayon po ay mag-i-spray naman tayo ng ating mais, kasi para maiwasan po natin yung pagka kain ng uod. So marami pong uod, sinisimula na po ang ating mais. Medyo umaano na po yung mga dahon, no? May kagat-kagat na po, kaya kailangan po lagyan natin. Pero gagawa po tayo ng improvise na, or magagawa po tayo ng sariling gawa natin na reagent. Yun po yung pampaano ng mais, inilagay po yun dito sa bula, sa usbong niya, para hindi po mapasok ng uod. So gagawa po tayo, gawa sa buhangin. At saka yung binili po natin na gamot doon ng isang araw ay gagamitin natin ngayon, yung pang-i-spray natin. At saka gagawa din tayo ng reagent. Ayan, gamit po itong buhangin na galing doon sa ano. Ayan, napakarami natin buhangin. Mapapakinabangan ngayon natin siya. Gagawin po natin siya ng reagent dito sa ating gamot. Haluan natin siya ng gamot. Ayan, ito pong gagamitin natin na panglagay sa gamot. Lahat, kukuha po tayo ng mga ganito karami. Tapos lalagyan natin ng gamot ng binili po natin, na pinaghalo natin na kill at saka helmet. Pinaghalo po natin para matapang. Tsaka mamaya mag-spray tayo gamit po yung ating pang-spray ng motor. Yun po ang gagamitin natin. Effective naman po yun eh. So ito, kakuha tayo dito ng mga kalahati. Ay, 10 puno nito. Tapos iaalog natin dun sa ating ginawang gamot. Pinaghalo ko na po yun sila dun sa isang 1.5. Okay, yan, tama na po ito. Marami-rami na po ito. Hindi naman po ito mauubos ng basta-basta, dahil konti-konti lang naman kasi ibabok po ang lagay niyan eh. Para ka lang naglagay ng asin or paminta sa ulam. Parang ganun lang din po ang lagay niyan. So pakikita ko po sa inyo paano natin gagawin ng ating DIY reagent para sa ating mga mais. So ito po ang ating ginawa. Ayan, ito po. Ayan, itong ginawa. Ito yung kill natin para sa mga uod po na yan, ayan, kayang-kaya niya yan. Tsaka yung ating helmet. Ayan. So ito na po sila, dahil pinaghalo ko na po. Ito na. Ito, sa 1.5. Yun na po ang ating gamot. Ayan, so ang gagawin po natin ay maglalagay po tayo ng pinaghalong ganito na puro, para pong ano, maglalagay tayo dito sa lalagyan. Tama na siguro to, marami na to, para dito sa ating ano na to. Ayan. Saka natin ibubuhos. Saka natin siya aalugin. Tapos papatayuin po natin siya uli. So maglalagay pa tayong konti para talagang matapang po siya. Yan. Saka natin tatakpan. Saka natin aalugin. Shake, shake. Shake, shake. Kasama ko naman yung aking baby. Shake, shake, shake. So tapos ito na po ang gagawin nating pinaka
Freaking po natin para sa ating mga mais, para iwas po mapasok yung ating usbong ng mga uod. So kahit hindi na po tayo spray ng spray, eh makakaiwas na po tayo. Recommend din po ito ng mga mananim bago po tayo nagtanim. Makipag-isyosyo muna tayo sa mga expert na mga nananim. Effective naman po kasi ginagamit nila. So, hindi naman natin gagayahin kung hindi po effective. Ayan. Lalo na kaya. Pag nahalo na, saka po na natin siya ibibilad po uli. Pero ibibilad po natin siya yung makukuha natin sila lahat, para pag natuyo po, pwede na po natin siya gawing reagent. Para pagka kung saka pag umaga pong nabibilad, tawag dito, mahamog, magmo-moist po ito, yun na magiging lason po kontra dun sa naninira. So ito po yung magiging takala natin, tatlong ganito doon po sa ating ginawang DIY na timba. So tsaka ito, yan. Kunin mo yung plastic na inak. So itabi po natin itong mga pinagganuhan ng may lason, at baka makuha ng mga bata eh. Ito lang. Kung makuha nila ay malasong sila dyan. Huwag yung kukunin yan ha. Eh, malaki nak. Mamaya po natin gagamitin yan. Natin dito. Bibilad natin dito. At pagkayari po, pagka natuyo po ito, pwede na po natin siyang yun o. Oh, wait, basang-basa pala o. Effective naman yung gawa natin o. So ayun mga kadiskarte, nagtitibla na po tayo ng gamot kasi hapon na. So linagyan natin itong tubig. So gagamit po tayo dito ng mga tatlong takal nito. So ito po na po pala yung ating buhangin, no? Tuyo na po, linagyan natin sa lalagyan. So pagka pwede na po naman tayo maglagay ng reagent, lalagyan natin yan. Tataktak po natin yun sa usbong para hindi po mapasok ng army worm ng ating hindi masira. So tatlong ganito po ang gagawin natin para siguradong tepo ko ang ating uod. Gamit po yung ating ito, pang spray. Yan. Ito po ang ating pang spray. So haluin muna natin. Yeah.
pangalawang ano natin, lagay. So umabot na, tapos po natin yan hanggang doon sa isa na yun. Hanggang doon sa apat na tudling po na yan. So pupunta na ulit tayo doon, hanggang doon sa kabila naman. Siguro mga tatlo hanggang apat pong timpla tayo. Kasi nayari na natin, ma-sprayan. So saktong-sakto nalawbat yung ating battery hanggang doon sa dulong-dulo. Tapos na-sprayan pa natin yung ating pechay. So yung ating pechay is mga ganda na, nakakuha na rin ng mga yung nanay ko ng pang sinigang. Kasi yan na po yung mga dahon nila, oh. Ganda na po, ayan. Kaya lang talagang may mga butas po, eh hindi pwede pambuwenta. Pang sarili lang. Dahil napabayaan po natin. Pero mahalaga nagkaroon naman po ng ano, ng magandang dahon, tsaka yung po yung iba, oh, yung isa natin. Kaso yun, napabayaan talaga natin yun. Talagang tinadtad ng uod po yun bago natin na-espirihan. Pero mahalaga na nakakuha pa naman tayo kahit pa paano. So yan, maisa din sana tuloy-tuloy na po ang paglaki. At maganda yung ating kitain kahit pa paano din dyan habang naghihintay tayo ng ating isda. So ang isda natin, napakalalaki na ng ating mga hito. So mag-aano ulit tayo, mag-shorting ulit tayo sa mga ilang weeks pa. Mag-shorting na naman ulit tayo dahil lipat na naman tayo sa gitna. So sa tilapia mukhang tagilid tayo. Hanggang ngayon po ay kakunti lang po ang ating nakikitang kumakain. Pero meron naman po tayo nakikita sa ilalim, ayaw naman umangat. Pero mukhang tagilid tayo dun, eh. Halos one finger hanggang two fingers pa lang po ang mga sukat nila. So isang buwan na po sila. So wala tayong magagawa dyan. Sa hito tayo magpo-focus kasi tinaray ko lang naman yung tilapia kung pwede. Pero mukhang tagilid tayo dun sa tilapia. Sa hito tayo magpo-focus. Kaya malaking trabaho na po yung hito natin. Dahil araw-araw tayong kumukuha ng pagkain niya kung saan-saan na ating mga hinahakot. So kailangan na rin po tayong magdagdag pa ng pagkain nila dahil lumalakas na silang kumain. So sa feeds po, kaunti na lang ating binibigay, hindi na tayo magbibigay ng maramihan dahil puro bituka na ang ating bibigay dyan para mas mabilis po silang lumaki. At shout out po pala sa lahat ng viewers at subscriber ko na wala pong sawang sumusuporta sa akin, sa aking YouTube channel, lalo na kay Sir Domeng. Sir Domeng, salamat po ng marami sa iyong patuloy pong suporta. Si Ma'am Lay, salamat po. At sa iyong family, salamat po ng marami. Kay Mami Miles, at saka kay Sir Brad, salamat po ng marami. Siyempre, walang iba kundi sa inyo pong lahat dahil
Hindi ko na po mababanggit mga pangalan nyo dahil marami po kayong lahat. So kayo pong lahat, shout out po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po. Taos pusong pasasalamat po sa patuloy pong suporta at pagtangkilik ng aking YouTube channel. So salamat po ng marami. Hanggang sa muli, si next vlog. Bye bye.